nasisiguro ako na malinis na transaksyon. Ang masabi ko lang, andiyan naman si Kinsay, sa pulis, tatlo. Ang pulis, merong pa-department sa likod ng GSIS Village, Davao. Doon yan sila. At makita mo yung maliliit na truck nila na hindi na tumatakbo. Isa na lang ang gulong, pero maraming manok. Putang. Minsan may sunog, bababa ako ng GSIS. Sabi ko, saan ang bumbero dito? Wala. Walang bumbero, nakintay ako. Tapos sabi ko doon sa, ewan ko kung nandiyan sa servisyo pa. Hindi ko naman ano because he was not under my jurisdiction. Because na yun, what? The earlier you retire, the better para sa akin. I don't want to mess up your life. But this is certainly an event which would call for your head. Dapat putulin talaga. So, yun lang ang feeling ko. Kasi ang lahat ng mga gago, nahawa ng hawa, nasasabungan. Una, isang bumbero lang may manok, tapos sunod. So that was the norm. Pangalawa, yung uhaw ng... So, it behooves upon really the... kung sinong susunod na presidente ito, you know, continues to spruce up the assets or not in fighting fire. Ang pangatlo at pang-apat yung maintenance, yung pangatlo, let me stress this point emphatically, or better still, huwag ninyong kalimutan. Not just the police, but itong mga 911 ko, nung una, when it was organized, tapos it was placed under the... si Colonel Monsanto was retired at that time. Siyang pinadala ko. Ang itong mga ulol, bantayan ninyo, kipasa pag sa nalikod na ng manobela, tapos naka-switch on na yung siren, blaring sounds, it is as if they are already the owner of the streets. Kaya kung maabutan ka, pasensya ka. May nangyari sa Davao, sa UM na estudyante. Tapos itong bumbero, kalab, an emergency is an emergency. Even if it would kill your fellow men, emergency yan. So yan ang nasa utak eh. Basta pahirit na lang ng pahirit, nasa gasaan, hindi niya nakita sa ano, eh paano, nag-overtake sa right. So talagang nagalit ako. A waste of... walang karason-rason mamatay yung tao. So, ang ginawa ko, pinalecture ko sila lahat that when you are behind a wheel and there is assistance for or an emergency and you put on the blinker, it is not a license for you to just drive whatever the space in the streets may be. Ang pinakahulugan ng siren is tumabi kayo kay may emergency. You do not have to destroy properties or to kill. Total, yung siren na yan would put on notice publicly na may emergency.
And that goes for the... Kaya sa, I don't know if it, the mayor now is still enforcing the law. I enforced the law. And in, sabi ko, batang, yung pasyente mo, kung mamatay yan, mamatay talaga yan. Hindi na dadala yan sa bilis ng ospital. Lalo na yung may mga sakit na baril. Lalo yung mga kalaban pa, huwag mong lagyan. Magkuha ka ng piyo, huwag mong ilagay sa bumbero ko. It's a waste of... Tapos mabubuhay pa yan. Balik na naman sa trabaho. Ayaw ng human rights. Ano? Salita ko na yan. Bakit na yung human rights? That is what I believe. Kalaban ka ng gobyerno, pumatay ka ng tao, tapos ikarga ka ng ambulansya, sinaswerte ka. That is your end. Meaning to say, really, actually, you do not have to hurry up. All you do is drive normally and switch on the siren or siren para may malaman nagmamadali ka at nagparaarin yun sila. Yung nasa gitna, medyo tatabi dahan-dahan. That is the rule in America. Not because the Americans are good, pero imbinto na